One, two, three, come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Siyempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang itsura na meron ang Lola Sam ninyo. Liza Siburano lang ang dating. Okay, self-made na naman. Kasi hindi ko pwede mag-floral, hindi bagay sa'yo. O, diba? So, kamusta naman? Si Julie Mondragon, na-stress siya sa beauty na meron ako kasi kung ano-ano iniinom niyang gamot para lang gumanda, samantalang ako pinanganak ng maganda. O, diba? So, yun. So, grabe, grabe ang eksena. Pumunta ako kaninang umaga ng palengke, nakaganito ako. Siyempre, naloka silang lahat. Tama yung mga tao sa palengke. O, diba? Lahat sila nakatingin sa akin. Naiinggit sa ganda na meron ako. Sabi ko, siyempre yung mistisang yun. O, mistisa. O, diba? So, yun. So, ito na nga. Ang dami nating pag-uusapan nga, guys. Paalala lang nga sa mga lot-lot dyan. Itong channel na to ay para lang sa mga magagandang katulad ko at katulad ng mga nanonood sa akin. So, yun! So, kamusta naman? Kanina umaga nga, syempre puyatan tayo. Lahat tayo puyat. Ito ang epekto ng puyat. Oh, di ba? So, kung ganito kaganda ang mapupuyat, gusto nyo na rin bang mapuyat? Oh, di ba? So, yun. So, nakakaloka lang. Kaninang umaga nga, nanood tayo. Ito nga, dalawang padyo na pinanood natin. Yung Miss Bikini Globe. Naloka din ba kayo? So, grabe. Panalo ang rampahan ng Miss Globe. Kanya-kanyang eksena yung mga kandidata. Saka yung mga kandidata, ano ba? Nakakaloka. Kulang na lang wag na silang magdamit. Pero, syempre, mas eksena, syempre, ang pambato natin. Kasi bikini nga pinag-uusapan. Talaga naman, todo bikini etong si Maureen Montaigne. Ay, nako! Ganda ng katawan. Pero, syempre, yung mga inggiterang judges, hindi siya pinanalo. O, diba? Mga bulag. Ano ba? Bikini ang pinag-uusapan. Nakabikini nga yung kandidata namin. Hindi nyo pa rin pinanalo. Ang pinanalo nila ay si Diana. So, yon siya ang nanalo. Kasi, ex-senatora din naman kasi talaga yung lola mo. Talagang humahataw din sa rampahan. O, diba? Kaminin naman natin na medyo parang pagdating talaga sa rampahan, medyo hindi pumalo itong si Maureen Montaigne doon. Pero kung pag-uusapan natin ang bikini at kaseksihan, wow! Grabe! Talagang, ay nako, hindi nagpatalo. Alo, ang lola ninyo. Pero ang maganda lang kay Maureen Montaigne, syempre, yung alam mo yun, yung talagang nararamdaman mo na pumapalo siya dito sa competition. Kasi, diba, parang mapansin ka mag-tap kayo ni Gayana sa isang slot. Pero, ganun talaga. Ba't hindi pa naman to coronation night, magkita-kita na lang tayo sa finals. O, diba? So, yun, nakakaloka. Pagtignan natin kung ano pa yung mga ipapakita dito ni Maureen Montaigne, kahit ako talaga, ay na-excite talaga ako dito kay Montaigne. O, diba? So, yun. Marami kasi reklamador dyan. Sabi ko daw Montaigne. Montaigne. O, diba? So, yun. So, nakakaloka. Ba't ang alam ko, mag-uwi ng corona dyan, I see Philippines. Oh, di ba? So, yun. Kita-kita tayo sa finals, guys. Sa isang linggo. Oh, di ba? So, ito pa, sa pang-pageant talaga, ang aabangan natin bukas ng umaga, ito nga, ang Reina Hispano-Americana. Sa mga makukulit dyan, ha? Paalala ko lang sa inyo, 8 a.m. po ito ng umaga. Diyan sa Philippine time. O, baka may magtanong pa, nakakawindang. Kamusta ka naman, Marie Chris? O, diba? So, yun. So, ito na nga bukas na ng umaga. Ipapakita na kung sino ang magwawagi dito sa Reina Hispano-Americana. Siyempre, ang pambato natin si Emmanuel Vera ay talaga namang rumampa ng bonggang-bongga. At hindi lang yon na mangha sa kanya ang lahat ng mga kandidata nang umawit na siya. O, diba, yung ibang nga. Oh, so, yun. So, yun nga. Yun yung the moment na hinihintay natin dito kay Emmanuel. Yung kumanta siya ng bonggang-bongga. Ang ganda ko, diba? Puyat ako niyan. So, yun. So, ganun. Talagang nakita ko yung talent na meron siya ay talaga namang masasabi ko, bongga itong si Emmanuel. So, bukas malalaman natin kung ano ang magiging resulta dito sa competition niya sa Reina Hispano-Americana. But ako talaga, kumpiyansa ako na kaya niyang tumugtong sa top 5, guys. And then, kapag ito ay nakatugtong sa top 5, ay nako,
magkita-kita na lang tayo sa coronation night. Oh, di ba? So yun, ganun ang nabiging labanan dyan. Dahil alam naman natin, ang pambato natin dito ay talaga namang umaarangkada ng bonggang-bongga. As in, bonggang-bongga talaga. Yung alam mo yun, yung parang kahit wala siyang rehearsals, go! Laban yan. So ganun siya katindi sa competition na to. At kahit sabihin pa natin na ang mga Latina ay talaga namang ang tatangkad at siya ang pinakamaliit dito, wala siyang pakialam. Dahil ang alam niya, siya ang mananalo bukas. Oh, charot, charot. So, hindi. Tingnan natin. Kasi malalakas din naman yung mga kalaban dito ni Emmanuel. Nandiyo dyan si Miss Mexico. Nandiyo dyan si Miss Ecuador. Na ex-senadora din, diba? Saka si Venezuela. So, and more. Sila Colombia, sila Chile. So, hindi tayo pwede makampante. Pero ang alam ko lang, may laban ang pambato natin dito sa Reina Hispano-Americana bukas. At yan ang abangan ninyo. O, di ba guys? So, ito nga. Pinagdiriwang ng lahat. Kaya ako ganito kaganda ngayong araw na to. Kahit tiyak na tiyak ako dahil ang pambato ng Pilipinas ay nagwagi dito sa Miss Intercontinental 2021. O, di ba? Bongga. I wanna shake, baby. Diba? So talagang ganon. Ay ako, bongga. Panalo. Winner! Winner talaga. Sinabi ko naman sa inyo guys, kapag nakatungtong yan sa top 5, nga ang lahat ng tao sa kanya at kahit yung mga judges. Diba? So yun, bongga. Ang galing-galing ni Cindy o Benita. Alam mo kanina, alam nyo guys kanina, habang pinapanood ko siya, habang sumasagot siya, talaga naman yung mga kandidata, ang mga reaction nila. Yung alam mo yun, yung sa top 6, yung mga reaction nila, parang nagtataas talaga sila ng kilay habang talaga nagpo-pronounce ng bonggang-bongga etong si Cindy. Yung alam mo yun, yung talaga yung mga vocabulary words na lumalabas sa kanya na may pa-hope. Ay, talaga naman yung iba, parang, ba't hindi ko naisip yan. O diba, alam lang ni Cindy, ang galing na kanyang strategy dito sa game na to. Diba, gumamit ng dardang, gumamit ng diwata. At talaga naman kung power at power ang pag-uusapan ay... Diba? So yun. So, kamusta naman yung ibang kalaban niya? Yung mga kapitbahay natin ng mga Inggitera dyan. Kamusta naman si Indonesia? So yun. So, si Indonesia, parang nagsayaw na lang doon sa backstage. At saka itong si Miss Thailand, ay nako, nakakaloka. Parang turumpo pa, ikot-ikot pa, ikot-ikot sa intablado. Alam mo yun, akala mo yung may misis siya sa dulo na ihintay mong pumoto. Diba? So yun, nakakawin na. Akala ko may fireworks. Alam mo yun, yung akala ko may fireworks ang lola mo, diba? So, talagang eksena akong eksena. Hinihintay ko nga siya madapa. Yung alam mo yun, hinihintay ko nga siya matumba. Para pag natumba to, talagang papalakpak ako ng bonggang-bongga. Bitch! So yun, papalakpak ako ng bonggang-bongga. Diba? Nakakaloka. Nakakaloka talaga itong si Miss Thailand. Eksena. Alam mo, produkto yan ng Miss Grand. So yun, alam naman natin na malapit na ang Miss Grand. Huwag natin masyadong okra yun ito si Miss Thailand. Baka ma-okra yun ang Pilipinas sa laban Miss Grand, di ba? So yun, so nakakaloka lang kasi windam naman talaga ako dito kay Miss Thailand. Hindi na pagod sa kakahikot. Parang gusto niya umuwi ng Thailand na umiikot-ikot na lang siyang gano'n. Diba? So yun, nakakaloka talaga. Ay nako, syempre ang titindi din ng laban talaga nila dito sa Miss Intercontinental. 71 candidates lang naman ang tinalo ni Cindy, o di ba? So si Lola Cindy, o syempre talagang preparasyon na preparasyon siya kahit wala siyang ganong kalaking balakang. Ay, talagang bumabalakang ng bonggang-bongga. Alam mo yon, yung talaga yung makeup, dinaan sa makeup talaga, plakado ang laban. Yung hair niya, I love the hair, sobrang straight. Alam mo na. O diba? So talagang lahat ay pinalanan ni Cindy. At saludo ako sa iyo, Cindy, kasi iba ka sa lahat. Alam mo yon, yung lahat ng pinaghirapan niya, lahat ng pinaplanuhan niya, perfect. Everything is good. O, diba? So, kamusta naman yung ibang lumalaban sa atin? Dapat matutunan ninyo yan. Dapat magpaturo kayo kay Cindy ko ano yung mga gagawin ninyo. Sabi nga ni Cindy, gusto niya maging inspiration sa lahat. Kaya naman ako, na-inspired ako today. Look at me. I'm so pretty. Diba? So, yun. So, panalo. Saludo ako. So, akala ko nga si Malaysia, diba? Yung pang top 5 na, medyo kinakabahan na si Cindy. Tapos, iiyak-iyak na si Cindy. Tapos, yung parang akala ko, nako, hindi siya tatawa kung sinundong pa si Malaysia, di ba? Ayun kasi yung pinakamatindi niyang kalaban dito, si Miss Malaysia talaga para sa Group of Asia. But,
grabe. Buti na lang pinaburan ng mga judges itong si Miss Philippines. And then yung nakapasok na siya sa top 5, parang feeling niya ay okay na to. Pero talagang no. Talagang oh my gosh. Yung nakahawak siya ng microphone, nilamon niya ang lahat. At yung mga kalaban niya, ngangasin niya. Pero si Mexico, kamusta naman? Nahangina ng bonggang-bongga. Kasi naman, kamusta naman? Di ba? Dapat fresh overload sila kasi yung ano coronation night na. Kaya lang kasi dahil mahangin yung venue, ayun na nga rin si Miss Mexico. Nanalo sila sa Philippines. O diba? So alam mo yun, yung hangin kasi doon, open air. So yun, nakakangarag talaga ng itsura. Dapat doon sa pag pageant night, pag ganun open, talagang ipusog mo na yung buhok mo, wag mong iladlad kasi talagang ganyan ang mangyayari. Mangangarag ka, magmukhang bruha tuloy si Miss Mexico. So yun, so panalo. Congratulations sa lahat ng mga nanalo dito sa ano sa Miss Intercontinental 2021. And of course, sa ating ano sa ating bansa, 'di ba? Pride natin 'to. Iba talaga ang Pilipina, 'di ba? Iba ang Pilipina. Talagang katulad ko, may sariling ganda. Oh, 'di ba mga Inggitera kayo? So, yun guys, oh sana natuwa kayo ngayong araw na 'to sa itsura na meron ako. Oh, 'di ba? Inggitera lang si Kuragan Karagdian. Alam mo yung mukha kong manika, mangkukulang. Okay. Ang ganda. Ang ganda mga Venezuela. Panalo. So yun. So maraming salamat guys sa walang sawang suporta ninyo dito sa walang kakwenta-kwenta kong channel. Paalala lang, disclaimer lang sa mga reklamador. Ito kong channel na to ay wala po talaga kayong mapupulot na maganda dito. Kundi chill-chill lang. Parang ano lang tayo. Yung bigay eksena lang tayo, bigay komento na patawa lang para ma-enjoy nyo naman ako, di ba? So yon. And then, huwag natin masyadong seryosohin ang mga sinasabi natin dito dahil ang lahat ng lumalabas dito sa bibig ko ay katang-isip lamang. Oh, diba? So yon, malapit na ang Halloween. So, manakot na kayo. So please don't forget to subscribe na rin para naman at least dumami tayo ng bonggang-bongga, di ba? Para, alam mo yon, yung maraming tao mas maganda, mas maraming nakakasilay ng ganda ko. Kaya guys, ano bang hinihintay mo? Huwag kang maarte dyan, mag-subscribe ka na. Ang init sa ulo ng wig na to, no? So yun, so guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana abangan ninyo ang mga susunod ko pang vlog sa mga darating na araw. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow! Ganda ko pag nakaganito lang, no? So, dapat mag-vlog ako nakaganito lang.